Di di nga sagat. Di na kapalpalan ng lansa ng aton. Ng ato gilansan. Nababa. Nababa. Nababa di inurato ko ba di punti sagat. Yeah. Nababa di na kapalpalan na. Mm. Nakadumog di ulo na kasta. Nakadumog. Mm. Nakasango daya. Nakasango ti daya. Sungod di di ginitek da. Isang mga DJT mga magpag-aulo ng ariyan. Ito yung panag-gumunda. Kaya nasa uwi din ang treasure kami. Hindi nag-dungo ka na iso ti kinalida. Takarpan na nga mismo. So ti kinalida? Kinalida. Di tayo ti lote ni Mang Joseph at nanalagad ka? Ay da. May sabok na yung ako. Ang hanga balik ako yun. Kwarta, kadaanan nun. Nagrabaw? Nagrabaw. May isang lagalis kabuti para ito yung rabaw, ginaga, patungad ang pilag, hindi yun na ikalab. Nagdamar ka na? Awan ti marka na, gilang nangaon ng Burnay. Sure, kuyos ginagdiswan yung ubat ni Burnay, batong wala ng pilag, yung unang yung ginaga. Nag, ano yun yan? Sure, kuyos. Sorte din. Nasiputan ni Kuya DJ de, tatang Arabi DJ ko tip pa ng tira da. Nasiputan ni Lakay Jo. Yun. At yung pala yung araw, tatang na kagawad madeng. Sa doktos na doktos ti aso na tumianan, tapos ang arda daw eh. Yun. Alam po, tira. Magtang mga tanga pa ta. Eh, mong armado na dito ko ah. Jadi tumira. Di tumira yan. Una. Puti kawayan nga rala, yung iniusip na na. Di bagatan ng nga to, puwang ti gratiles. Gratiles? Yun, di kasla piyas, ay kasla andaligan. Oo. Ay nga yung puwang gratiles. Aratiles? Gratiles, kasla andaligan. Andaligan. Diyay latan. Nilang ng swalya ng laskab dito ka. May sa laskab ti pala. Nakaluban lang ti dampilag nga ba to? Hindi niya pa da jay ngarap ti mo. Ay, dampilag nga ba to? Ito bilan lang uyos ha. Una, narabaw. Baka isuriya yun, hindi gibirbiro kung da tatangkul. Dari gusto mo na amami nga buhay. Nga paglulot mo na masama ay pagkarkarga dahil ti suka kang basay. So dahil yun ang alada. Pati yun akukaw. Kaya hindi nalapas hindi likin po ubat na kuna da at nagbakwis da. Naparanda. Madama nga akuka da dita. Ligibog na yung pagkakargaan dati sa kakasya na base, nasa lansa. Amura bilang na niya. Ijag subli na ka naw. Awan. Awan yung pat na patopatok din ang alaanda, Burnay. So, ang alam na minsan din ang alaanda, at nalinya ka nabiyo ko eh. Na patopatok din ang alaanda, Burnay. Tanga malasin. So tinang ikargaan dalagi dyan old coins nga kwan. Kada hanlang old coins na. Hindi kayo naala dito, ada na ibingayan dito, isu yung bimba na nga na. Hanlang ay old coins di na ikali dito. Adopay. So nga dito yung enti kawayan dito, ikitkita po yung tidalan, nabayag dito nyo. Ayun, dati nga, wala, isu ko brata ti dalan ti original. Dalan ti hapon nga magtibantay. Data ti original nga dalan, ang ato. Abda dita nga ron, may kali. Ayun ti, makinuding nga balay dito. Bata, ayun ti nagpatagurang da, kabalis ko ti bingi kulo ka bata. Wan. Gibot ang ako na kanyan ng asla. Wan. Di ataluti ni Joseph Arala. Wan. Tadi tiga, gibot ang kanyan ng asla, ti nga ako nalata, punti kasi ay di natang atrakol. Kapigpiksaan iti kiyangan nga agatang ti kasyedi nga di nga ipapautan da nagkakanat nga kwater aramidun da di may sa poon kasta ka nga ito di poon na ti panang putid da nagtakala poon nagdaluson ti kayo kasyedi ta nga na luma na
Diyay araran dito nga kakanak nga kawan. Luma da yung nga kayo nga. Nabayagan. Sigunti ko na digiri ko aking kukwa. Diyay na dumakasya. At dadan ikitimpong gubat. Tiyempo ti gubat niya po na yun. Diyay may sangapunti kasya. Ikijikyangan. Talaga nga danaala na. Oo na. Tadi yung punti kasi nga yung pinukan na kasta ka nga daw. Amunti pa ng tira na yung na. Dinaya mo na kasta na eh. Linuktan da. Abok gaya ang biyete nga. Di yung pinukan na tabi na iba yung dan. Handa nagsusublin. Naala na aro da. Nalaing da niya. Di lang ang luka na eh. Dinaya mo na di punti kasi nga kasta. Kasta sinukil. Naluktan. Luang ako kaya ang jay punti ka siya, jay. Hello, magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, mga TH, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat mga TH. Ito ay meron na naman akong i-share sa inyo dito mga bro, mga kabadis, mga TH, kung saan itong makikita natin na isang lumang punong kawayan at yung nabanggit nung na-interview ko na nagkwento siya about encampment ng mga pon dito nung Digmaing Kalawa ay ito yung nabanggit niya na lumang daanan na kung saan ay itong lumang daanan na ito ay meron din daw dating malalaking punong akasya dito kung saan itong makikita natin na isang lumang punong kawayan dito ay meron din daw silang nahukay na isang Bornay na kung saan yung Bornay na yun ay nakwento niya na meron daw apat na Bornay na kinargaan nila ng iba't ibang kayamanan. Yung nahukay nila dito na Bornay ay ang laman daw ay old coins matage. Kaya itong area na ito kung saan itong daanan na ito ay makikita nyo luma na ito matage at yan ay hindi pa dati mababa at yan ay mataas pa dati matage na kung saan ito ay lumang daanan na patungo sa bundok at yan sa bundok na yan ay palayanan din at ilog kung saan yung bundok na yan matage ay sigurado may nakabaon dyan matates dahil dito sila dumaan sa lumang daanan dito nung panahong Digmaing Kalawa yung manghapon na patungo sila sa bundok na kung saan itong daanan na ito ay diretsuhin natin dyan sa taas matates ay nandyan ang mga kabahayan kung saan ay ito nga yung daanan na luma na dumaan sila dito patungo sa kabundukan at palayaran kung saan yung bundok na yan matates ay makikita nyo ay napakaganda yung area na yan kung saan ay meron ding pools doon sa ibabaw ng bundok kung saan yung area na yon ay nandun ang aming site na kung saan ito yung naikwento sa akin na isa sa na-interview ko ay ito yung ipapakita ko sa inyo matates na dito daw yung mga unang hunter na naghunting dito ay meron daw silang nakuhang isang Bornay na may laman na old coins na kung saan yung area na ito ay meron din silang nakuha ng kayamanan dito sa isang puno na akasya ay binutas daw nila yon at dinayamon nila yung puno ng akasya at pagbukas daw yon mga tates ay meron daw butas sa loob ng puno kaya nakuha nila yung kayamanan at doon siniksik ng mga pon yung kayamanan na itinago nila nung Digmaang Kalawa. At ngayon matates ay ipapasilip ko sa inyo kung saan yung isa sa napagkuhanan ng isang drum at ay isang Bornay na kayamanan na ang laman nun ay old coins matates na makikita natin ang marka niya na bato ay yon ang makikita natin na malaking bato na sumisimbolo na may marka yan matates ay dyan nila mismo nakuha yung isang Bornay na may laman na old coins at ang lumang kawayan naman na coordinate niya ay nandito sa parteng east alignment at yung bato ay naka west alignment kaya itong kawayan na ito ay meron tayong makikita rin na lumang puno doon sa mismong nagkwento sa akin nung isa sa na-interview ko na meron tayong makikitang lumang puno doon at doon ay doon mismo ang
napagkwentuhan niya na dito daw sa area na ito ay may nakuha nung digmaing kalawa. At doon ay makikita nyo mamaya, para puntahan ko yon at ipapakita ko sa inyo kung saan yung coordinate niya sa 270 West, yung nandito na area na ito kung saan yung lumang puno at bato na malaki na nandyan ang napagkuhanan ng isang Bornay na old coins ang laman. Kaya itong bundok na ito ay naka 90 degrees at dito naman ay naka 270 West, kung saan itong daanan na luma na kung saan yung mga nakahelera dito na sinasabi niya na lumang akasya, at yung lumang akasya na yun ay naabutan na daw ng mga punong digma ang ikalawa. Kaya nakuha nila yung kayamanan sa loob ng Acacia Matage. At ngayon ay ang titignan natin na coordinate niya sa 90 degrees, yung isang lumang puno doon. Hello, magandang araw sa ating lahat, Matage. Ito na yung nabanggit ko sa inyo na lumang puno, na ang pangalan nito ay Century Tree na puno na ito, Matage. Ang pangalan nito ay Alodig Tree, na kung saan ito ay makikita natin itong puno niya ay napakalaki. At ang marka niya, Matage, na makikita natin ay ito yung pinakamarka niya. Makikita nyo itong pinaka nguso niya or pinakaaro niya, at ito naman ang pinakamata niya, isa, dalawa. At ito, Matage, ay naka-alignment ito ng 90 degrees kung saan sisikat ang araw ay dito sa 90 degrees kung saan itong area na ito ay ito ang landmark ng mga punong digmay kalawa patungo sa bundok, na kung saan ay bundok na yan na siguradong may nakabounding dyan, Matage. At yung na-video ko doon sa area ng 270 West na coordinate itong lumang puno na ito, na ang pangalan nito ay Alodig Tree, naka 270 West, Matage, yung binidyo ko doon sa area na yon, na kung saan ay doon nila nakuha yung isang Bornay na may laman na old coins, Matage. At doon yung lumang punong kawayan at yung nakahelerang akasya ay eksakto, Matage, na naka 270. At ito naman yung puno na ito ay naka 90 degree east. Itong coordinate niya na puno na ito ay naabutan na ng mga punong digmaang kalawa. Kaya ito ay Century Tree na, Matage. At yung na-interview ko si Manong ay ito si Manong na na-interview ko, na nagkwento siya about encampment ng mga punong digmaang kalawa dito, Matage. Kaya itong puno na ito ang patunay na ito ay isang palatandaan din ng mga puno na may nakabaon na kayamanan dito sa area ng Palayaran bago sila patungo sa kabundukan, Matage. Kaya itong Palayanan at bundok at yung daanan na luma doon sa 270 West ay doon sila dumaan patungo na doon sa area ng bundok. Kaya itong palayan na ito, Matage, ay ito ang pinaka-landmark ng mga pon na palatandaan nila na may nakabaon na kayamanan sa kabundukan nung digmaang ikalawa. Kaya itong puno na ito, Matage, ang spot naman niya mula dito ay kukuha tayo ng 3 yards or 9 feet mula dyan, kasi naka 90 degrees ito. Ang spot 3 yards or 9 feet patungo dito sa portion na ito. Kaya ang spot niya, Matage, ay nandito. Kaya eksakto yung coordinate niya sa 270 West. Makikita natin ang haring araw ay nasa 270 West na nandyan ang haring araw. Kaya lulubog siya sa 270 West. Matatamaan natin yung nakahelerang Acacia Tree na luma, at yon ay nakuha din nila ang spot niya, dahil nung kwento ni Manong ay sinabi niya ay dinayamon daw nila yung puno ng kahoy, kaya nakuha nila yung item niya sa loob dahil may butas daw na malaki sa lumang kahoy. Sa 270 West at ito naman ay 90 degrees kung saan itong coordinate niya na Century Tree, Alodig Tree, Matage. At ito ay sharing lamang sa inyo, Matage, para makita nyo na itong aming site area nito na makikita nyo ay talagang legit ang mga marker, at meron tayong patunay na nagkwekwento siya about history encampment ng mga punong digmaing kalawa. Yan si Manong na nagkwento siya na tunay at legit ang mga
nakatago at nakabaon na kayamanan dito dahil meron na silang patunay na nakuha na kayamanan dito sa area na ito na kung saan ay dito daw ay kampo talaga ng mga punong 1942 na digma ang ikalawa, Matej. Mutsaga lang sa ating lahat. Good luck and Abba bless sa ating lahat, Matej. Yada, more power, Tol Katej.